And welcome back to my vlog. So yun, no, papunta tayo sa Baseria de Lipa, isa sa mga events place dito sa Batangas. Located dito sa may Lipa, malapit sa The Farm. Meron tayong client for December and medyo hesitant itong si venue na magpagamit ng sparkler fountain. So papunta tayo ngayon sa venue nila para i-demo ang sparkler fountain. So papakita natin sa kanila yung machine, yung safety, paano siya nag-work, paano siya i-operate. At explain natin sa kanila yung difference ng sparkler at ng traditional fountain o yung tinatawag namin gerbs. Simula nung nag-start kami nung 2010 hanggang 2018, yun talaga yung ginagamit namin. So far, naging okay naman lahat ng mga services namin. Walang naging aberya, walang sumunog na nangyari, walang naging problema. Problema kasi dito sa gerb or sa indoor spark fountain, mayroon siyang ignition na nangyayari. So para masindihan siya, kailangan niya ng electric igniter. And then, yung electric igniter, yun yung mag-i-ignite dun sa fountain, sa gerbs, para gumana siya, para lumabas na yung mga sparks niya. Problema dun kasi may apoy siya. So, anything na dadaan doon or mapadapo doon, pwede mag-cause ng sunog, pwede mag-cause ng fire. So, medyo delikado. So far sa amin, wala pa naman kaming experience na nakasunog kami or whatsoever. Kasi highly trained lahat ng mga tao namin and inaral namin ng gusto yung produkto na gamit namin. So kayo, may iba kasi na, may ibang supplier kasi na basta na lang gumagamit noon without their knowledge, na hindi nila alam kung ano ba talaga yung base chemical nung product na ginagamit nila, saan ito galing. At syempre, wala sila proper training for safety para gamitin yun. So swerte nila kung hindi sila nakasunog, wala sila nagiging aberya. Pero paano nga naman, di ba? Kung pagkaroon ng aberya, na wag naman sana, di ba? So sa experience namin, as in wala talaga. Kasi kami, inaral namin talaga yung produkto namin. At higit sa lahat, yung fountain na ginagamit namin ay locally made by Dragon Fireworks. So dun pa lang, alam na namin na trusted yung kumpanya na gumawa ng fountain namin. So at the same time, alam namin yung components ng fountain na yon, kung gaano siya ka-safe sa amin at sa iba. Dahil yung gerb na yon, nagpo-produce siya ng smoke at ng smell. Actually, yung smell niya, meron siyang parang ammonia na amoy kasi dun sa pinaka-produkto niya, isa sa mga base components is ammonium perchlorate. So yun yung oxidizer niya para makapaglabas ng kahit anong effect na ilagay mo dun sa produkto. So yun, kung plano nyo gumamit nun at gusto nyo mag-service ng ganong klaseng fountain, okay lang, basta ang importante, aralin nyo muna siya. At syempre, kailangan competitive yung mga tao ninyo sa kung ano't anumang problema or kung ano't anumang aksidente na pwede mangyari sa paggamit ng gerb na yun. So, 2018, nakilala namin nitong si Sparkler. At dahil sa feature niya na sobrang safe siya, as in wala siyang apoy, wala siyang usok, wala siyang amoy. Ako, personally, nag-decide na ako na, okay, hindi gusto ko lang siya pipagamit nung gerb. Kasi alam ko ba safe hindi from then, ano na, yun na, nag-switch na ako unti-unti sa paggamit ng Sparkler fountain. So, nag-invest na ako ng machine ko. And then, yung machine namin is provided galing sa company namin sa Dragon Fireworks. So, support system. Andiyan yung support system namin magkaroon ng problema. Madali namin mababalik. And then, isa sa mga support system is, let's say, kailangan namin ng super daming machine. Kagaya nung nakaraan na nagkaroon ng requirement of 16 euros. Provide naman lahat. So, for this vlog, i-feature natin sa Baseria de Lipa para magkaroon sila ng confidence na pagkagamamit na ito, alam nila, safe. At para ma-educate sila dahil merong mga supplier na sinasabi nila na sparkler yung ginagamit namin. Pero actually, pagdating sa venue, gerb yung daladala nila. So, it's a big no-no, guys. Kailangan malaman nyo rin at malaman din ng venue kung ano yung difference nila. Dahil mga supplier talaga na ginagawa yun, sabihin nila na hindi, parehas lang yan. Sparkler din to. Pero pagdating mismo sa venue, gerb yung dala nila. So, isa sa mga way para malaman nyo kung sparkler talaga yung dadali nila is ask them, pwede ba siya paulit-ulit gamitin?
pag sinabi nilang hindi, X yun guys, so hindi yun. Ang gerb, ang spark fountain ay one time use lang, pag sindi mo sa kanya, dire-diretso na siya. Ang sparkular, controllable siya, pwede mo siyang paulit-ulit gamitin. So isa sa mga feature ng safety ng sparkular is that pag ginamit mo siya, let's say magkaroon ng kung ano man na may dumapo doon na tela or whatsoever, automatic pwede namin siyang i-stop dahil may controller nga kami. Pero dun sa gerb, sa spark fountain, once na sindihan siya, ang mga duration niya is between 10 or 8 seconds, mayroon din 1 second, 8 seconds, 20 seconds, 30 seconds, or kung ano man yung ginagamit nila. Once na nag-ignite siya, wala na, dire-diretso na yun. So, magka-abir naman, mahulog siya, wala na, wala ka na magagawa. Magdire-diretso pa rin yung apoy niya. So, yun, isa sa mga cons ng paggamit ng spark fountain. Okay, so yung machine na ginagamit namin is a Sparkular made by Chauvin. Sa pagkakaintindi ko, sila yung kauna-unahang company na nakapag-invent ng Sparkular Fountain. So, for the safety, siguro alam din nila yung nagiging problema dun sa traditional gerbs or yung spark fountain. So, kaya nila inimbento itong Sparkular Fountain. Para sa iba pang details, you can check their website, chauvin.cn. Makikita nyo lahat ano yung mga iba pang details ng machine, iba ano yung mga features nila, ano yung mga components ng machine. Nandun lahat. Pati yung iba pang products nila, makikita nyo rin dun. No? Medyo malayo siya guys. Medyo so, medyo malapit na tayo. Wala siya sa kabias na nandipa. Kaming bundok pa siya. Alright, dito na tayo guys. Patahan naman na natin. So yun, no? Wala pa yung contact natin para sa demo. Medyo napaga tayo nung dating. So, ikot-ikot tayo. Tara! Okay guys, hindi pa ako nakakadaan sa mga hanging bridge. Pero ngayon, dadaan tayo. Meron sila dito ang hanging bridge. Yan, first time namin paglakad sa hanging bridge. So yan, may mga kubo, may mga gazebo. So, parang ano siya guys? May isang bahay, tapos may pool sa harapan. Parang ganun yung style niya. So, yun. Kadayarito. Meron silang maliit na bridge na pagdaman natin yung sakin namin sa sabit. Hindi na
Parang gagaling siya. Baka ito yung, ito ata yung venue na gagamitin. Parang based sa picture na pinadala sa atin, parang ito yun. Ito. Marugasan naman po yan. Ito. Marugasan naman.
sige, okay. So, I forward the feedback to the board para dun kay wedding life. Thank you so much. Okay lang din po sa amin nag-demo kasi at least pinapa-understand namin sa owner or sa venue kung ano po talaga yung characteristics. Kasi hindi siya po namin yung misinterpret na... Right. Kasi may mga client po talaga na gusto talaga nila. So, halong sa mga pictures, ganun yes. po. Kasi nagkakalagdag na drama sa event. Mga kuha po ng pictures. Maganda po yung effect. Yes, yes. So, Misha, tinutulungan namin si client para ma-achieve nila yun. Pag ayaw na venue, wait ako sa venue para tumayag-demo na. This is good. Okay, thank you so much. Okay, so yun na, tapos na yung ating demo. So far, approved naman kay Mamanches yung naging demo natin. Nakita niya naman yung demo na ginawa natin sa papel, sa plastic, tsaka sa tela. So hindi sila nasunog, di ba? Nakita niyo naman din, hindi nasunog yung mga idinikit natin doon, pati yung kamay namin, pati yung kamay ni Mamanches. Sinubukan niyang hawakan, hindi siya napaso or whatsoever. Sabihin, safe talaga siya. So, according to Mamanches, ipapresent pa niya sa board, i-discuss pa niya daw sa board yung naging demo namin kanina. So, ayun. So, i-update lang nila ako if approve na sa board before nila payagan na magkapag-fountain tayo dun sa mismong wedding day sa December. No? Let's hope and pray na ma-approve tayo. At syempre, dahil nag-demo tayo, sinadya natin sila. Hopefully, tayo yung maging accredited nila na supplier for the special effects. No? So yun nga guys, so sana ma-approve tayo dun sa ginawa natin demo kanina. Sana ma-approve sa board para matuloy na yung special effects ng client natin sa kanyang wedding day. Hanggang sa muli guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe kayo sa channel ko. Support nyo yung channel ko. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like this video and subscribe to my YouTube channel and hit that bell button para ma-update kayo sa mga susunod na mga videos ko patungkol na rin sa mga events at sa mga services po namin. So, yun na po. Ayos na. Bye-bye.